Hello guys, welcome back again sa aming channel. And for today, magluluto tayo ng tuna tambakol bistek. So ito yung mga ingredients na gagamitin natin. So ito yung ating islang tambakol. So ito yung uri ng tuna na tambakol kung tawagin. Sibuyas, bawang, paminta. So meron tayo extra paminta para ilalagay natin dito sa harina. Dahil kailangan din natin dito ng harina dahil ilalagay natin to ng breadings. Ito naman yung ating kalamansi. At gamit din tayo dito ng toyo. So yun lang yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto nito. Napakasimple lang. So pwede natin itong simulang i-prepare. So ito guys, pe-prepare na natin ngayon ito. So kung mapapansin nyo sa ibang mga nagluluto ng bistek, yung pangaraniwang luto ng bistek, iminamarinate nila yung kanilang karne sa toyo kalamansi. Sinasama-sama na nila yun doon. Lalagyan na rin yun ng bawang at saka ng sibuyas paminta. So ang gagawin natin ngayon, hindi tayo magmamarinate. Dahil ang gagawin natin, maglalagay tayo ng breadings dito sa ating isda. So ang gagawin lang natin dito, ibubudbud lang natin ito dito sa ating lalagyan ng isda. Pero bago natin gawin yon, maglalagay muna tayo ng konting paminta dito sa ating harina. Yan, siguraduhin nyo nagugas kayo ng kamay bago nyo gawin yon. Tapos medyo i-mix-mix nyo lang to. At saka natin ilalagay na dito ng direct. Rekta na. Ayan. Kung gusto nyo maglagay ng itlog, pwede din. Pagkalagay natin ng ganyan, medyo ayos-ayusin lang natin ng konti. Para lahat siguradong nalagyan ng breadings. So itong isdang tambakol, ito yung isda na halos maraming gusto nitong tambakol na isda. Kasi una sa lahat, hindi itong katulad ng bangus na napakatinik. Dahil ito, ang tinik nito, napakadalang. So ayan, ganyan-ganyan din lang natin. Maliit lang kasi yung lalagyanan, kaya medyo... Ayan. So ayan. Lalagyan na natin ito ng harina. So next step na gagawin natin dito, sisimulan na natin itong lutuin. So ito guys, dahil nakapagpainit ako ng mantika, ngayon naman, piprito muna natin itong ating isdang tambakol. So ilalagay natin ito isa-isa ng dahan-dahan. Ayan. Siguraduhin nyo lang na naka-low heat kayo para maganda yung pagkakaluto ng ating isda. Kapag golden brown na yung ilalim ito, saka natin ito babalik na rin. So ito guys, tingnan natin kung luto na ba yung ilalim ito. Itong advantage ng nilagyan ng breading, hindi dumidikit sa kawali. Pero kung ang gamit yung kawali, eh yung ano, non-stick. Ayan, ang ganda ng pagkakaprito. Ayan, ganun ulit yung process. Hayaan natin maging ganito yung kulay nito, yung ilalim. Dahil kakabalik na lang natin ito. So, prituhin pa natin. So, ito guys, dahil naprito na natin itong ating tambakol. So, ayan, tingnan yung ilalim. Golden brown. Ayan, ganyan yung gusto natin. Ano yan. So, next step na gagawin natin dito, ilagay muna natin ito sa gilid. Hindi na natin ito ilalagay sa isang lalagyanan. Next step na gagawin natin dito,
ilalagay na natin itong bawang. Lagyan na natin itong bawang. Gisa lang natin. Lagay tayo ng toyo. Yan. Ganyan gagawin natin. Tapos next step, lalagyan natin ito ng kalamansi. So, ito yung ating kalamansi. Tinanggalan na rin namin ang buto. Mas maganda yun para wala na tayong walang sagabal habang nakain natin ito. Next, lagyan na natin itong ating sibuyas. Pagkalagay ng sibuyas, halo na natin yung ating isda. So ayan, luto na yung ating tuna tambakol. Breaded bistek. So yan na yun. So napakasimple lang pero napakasarap nito sigurado. Kasi itong sibuyas hindi natin ito ganong lulutuin dahil itong sibuyas mas maganda itong malutong. Yung ibang hilaw na nilalagayin dyan, tinatoppings sila. Pero itong ating niluto ko para mas, syempre para mas masarap. So yan, ganoon lang kadali magluto na ito. Sana nagustuhan nyo aming sistema kung paano namin nagluto ng bistek. Huwag sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel. At makita-kita ulit tayo sa aming mga susunod pang mga videos.